بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مغاد أرابو سيني لحات at sa mga oras na ito ang ating pag-usapan ay ang pang-apat na khalifa na si Ali bin Abi Talib. Si Ali bin Abi Talib ay kabilang sa pinakamalapit na tao kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pang-apat na khalifa na siya ang pinakaunang nag-Muslim sa mga kabataan. Ang pangalan niya ay si Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib na siya ay pinsang buo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil anak siya ng kanyang tito na si Abu Talib. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay namatay ang kanyang tatay na si Abdullah na kapatid ni Abu Talib na siya ay nasa sinapupunan ng kanyang ina na si Amina. At nung siya ay pinanganak ay kinuha siya ng kanyang tinatawag na nanay. At pagkatapos mga 4 o 5 taon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namatay ang kanyang nanay at siya ay kinupkop ng kanyang lolo na si Abdul Muttalib. At pagkatapos ay namatay ng maaga ang kanyang lolo at siya ay kinupkop at kinuha at pinangalagaan ng kanyang tito na si Abu Talib. At dito si Abu Talib ay lumaki siya sa pangangalaga ni Abu Talib at itinulong siya ni Abu Talib na parang kanyang anak. Nung si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakapag-asawa at merong sariling pamilya, si Abu Talib ay napakaraming anak. Hindi ko nagkakamali ay 10 ang kanyang anak at ang pinaka bunso na anak niya ay si Ali bin Abi Talib. Dahil sa kanyang pagmamahal sa kanyang tito na si Abu Talib, dahil si Abu Talib ay kabilang sa pinuno na nirerespeto at napakabuting tao ni Abu Talib. Dahil dito ay bilang tulong sa kanya, dahil si Abu Talib sa mga panahon na yon ay hindi gaano yung kanilang hindi gaano kayaman. Ibig sabihin ay kabilang siya sa mga mahihirap. So dahil dito ay bilang pagtulong sa kanya ay kinupkop, pinangalagaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam noong maliit pa lamang si Ali bin Abi Talib. Kinuha siya ng kanyang pinsan na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pangangalaga mula sa pangangalaga ng kanyang tatay dahil napakaraming anak itong si Ali bin Abi Talib. At siya ay pinangalagaan, kinuha ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabilang ito sa kainaman ni Ali bin Abi Talib na siya ay lumaki sa tahanan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dito nakilala niya ang tinatawag na ang relihiyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ito ang relihiyon ng mga propeta, ito ang relihiyong Islam. At dito lumaki siya sa pangangalaga at pagdisiplina ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At dahil dito, siya ang pinakauna sa mga kabataan na tinanggap niya ang relihiyong Islam. Tinanong niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano ang dala na mensahe ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kung ano itong ginagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na ito ang relihiyon ni Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil dito, pagkatapos ng mga ng ilang araw, ay tinanggap ni Ali bin Abi Talib ang relihiyon na dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ito ang relihiyong Islam. Si Ali bin Abi Talib ay napangasawa niya ang anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Fatima bint Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kaya isa sa kainaman niya ay napangasawa niya ang pinakamamahal na anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Fatima. Na si Fatima ay binalitaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay tinatawag na tao sa paraiso. Siya ay pinuno na tao sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din na siya ay biniyayaan ng anak kay Fatima na si Hasan at saka si Hussein na sila ay mga kabataan sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang ito sa mga kainaman ni Ali bin Abi Talib. Siya ay galing sa malaking pamilya dahil ang pamilya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang kanyang mismo pamilya rin. Dahil pinsang buo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Ali bin Abi Talib.
Ganun rin na tinatawag siya na si Abul Hasan dahil ang kanyang panganay na anak ay si Hasan. Si Hasan at si Hussein. At ang panganay sa kanila ay si Hasan. So dahil dito tinawag siya na Abul Hasan. At tinawag rin siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Abu Turab, na Abu Turab, dahil sa isang beses ay pumunta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa bahay ni Fatima at sa kanya Ali, at sinabi sa kanya ni Fatima na meron kaming mga bagay na hindi napagkasunduan, at siya ay umalis sa bahay. Kabilang ito sa napakagandang dapat gawin natin, na kapag halimbawa mas lalala ang problema, ay mas mainam na tumahimik ang dalawa ang mag-asawa, at huwag muna magsalita habang tinatawag na mainit pa yung kanilang tinatawag na pag-aaway. So dahil dito ay lumabas si Ali bin Abi Talib at pinahanap niya. At dito nakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay nasa isang lugar o malapit sa masjid, na siya ay nakahiga doon sa isang tinatawag na turab, sa isang lupa. At tinawag siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Abu Turab. Tinawag rin siya ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa bagay na ito. Kabilang sa kainaman ni Ali bin Abi Talib ay siya ay kabilang sa pinakamamahal na tao ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gaya na nabanggit natin, na siya ay kabilang sa pinakamalapit na tao kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganun rin na nakilala si Ali bin Abi Talib sa kanyang tinatawag na pagka malakas at yung kanyang tapang. Kaya siya ay nakikipaglaban, nakikidigma sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pagkaraan ng kamatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kilala siya sa kanyang pagiging malakas at yung kanyang tapang sa pakikipagdigma para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At siya rin ay nakilala bilang isa sa mga pinagkakatiwalaan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, na kung saan kapag may mga mahalagang bagay na ipapagawa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay siya ang kanyang pinapagawa. Katulad nung ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay siya ay nag-hijra, siya ay lumikas mula Makkah papunta ng Madina, ay pinaiwan niya si Ali bin Abi Talib sa tinatawag na sa bahay niya, at pinahiga niya sa higaan niya, at ito rin ay kabilang sa tapang ni Ali bin Abi Talib, dahil may mga tao na naghahanap kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gusto nilang patayin sa mga panahon na yun ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ay natulog doon, at pagkatapos ay hindi nila nakita si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang paglikas, at siya ay naiwan ng tatlong araw sa Makkah na ang dahilan ay para ibalik niya yung mga kayamanan na ipinagkatiwala kay Propeta sallallahu alaihi wasallam na mga hindi mananampalatayang Quraysh. Ito ay kabilang sa mga pagiging tapat ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang mga kayamanan na ito na iniwan ay ibinalik ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kaya ipinaiwan niya si Ali bin Abi Talib para ibalik niya ang mga kayamanan na ito, na kung saan ito ay pinagkatiwala sa kanya bago pa siya lumikas papunta ng Madina. So kabilang ito sa mga kainaman ni Ali bin Abi Talib, na kung saan makikita rin natin na kabilang sa mga kainaman niya ay ang sa araw ng Khaybar, sa labanan ng Khaybar, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, la'utiyanna ar-rayata rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. Bukas ay ibibigay ko ang bandila ng mga Muslim sa labanan sa Khaybar sa isang tao na mahal niya si Allah at ang kanyang propeta, at ganun rin na ang Allah at ang kanyang propeta ay nalulugod sa kanya, minamahal siya. At kinabukasan ay nandun ang mga sahaba, wala si Ali, tinanong niya kung nasaan si Ali, at nagkaroon ng sakit si Ali sa kanyang mata, at tinawag niya si Ali bin Abi Talib, ginamot niya ang mata ni Ali bin Abi Talib at parang walang nangyaring sakit, at pagkatapos ay ibinigay niya ang bandila na ito, bandila ng mga Muslim kay Ali bin Abi Talib, na patunay lamang na siya ay sinaksihan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay mahal niya ang Allah at ganun din ang kanyang propeta, at ganun rin na ang Allah at ang kanyang propeta ay nalulugod sa kanya. So ito ay pagsaksi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Ali bin Abi Talib. Kabilang rin sa sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanya,
La yuhibbuka illa mu'minun wa la yubghiduka illa munafiq. Ha? Walang tao na ikaw ay nalulugod ang tao na ito sa iyo o minamahal ka maliban sa siya ay tunay na mananampalataya. At walang tao na siya ay kinamumuhian ka maliban na sila ay mga munafiq. Yung mga tao na kinamumuhian nila si Ali bin Abi Talib ay sila ay mga munafiq. Sila ay mga mapagkunwari sa kanilang pananampalataya. Ito ay base sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganun rin, kabilang sa kanyang kainaman ay ang hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Anta minni bimanzilati Harun min Musa, illa annahu la nabiyya ba'di." Ikaw, sinabi niya kay Ali bin Abi Talib, na ikaw ay katulad ni Harun kay Propeta Musa alaihi salam. Ibig sabihin ay katumbas ni Harun kay Propeta Musa alaihi salam. Na si Propeta Musa alaihi salam at saka si Harun ay magkapatid na lahat sila ay propeta. So dito ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay katulad ka sa akin ni Propeta Musa sa kapatid niya na si Propeta Harun alaihi salam. Ngunit ang pagkakaiba lang ay walang propeta pagkaraan ko. Hindi magiging propeta si Ali bin Abi Talib. So walang magiging propeta pagkaraan ng kamatayan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito lang yung pagkakaiba, pero yung kanilang tinatawag na timbang, yung kanyang timbang katulad niya ay parang napakalapit, parang magkapatid, at ito ay napakalapit na tao kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabilang ito sa mga hadith na kung saan makikita natin at napakarami pang mga kainaman ni Ali bin Abi Talib na kung saan nabanggit sa mga hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ganun din sa mga sahaba na kabilang sa kainaman ni Ali bin Abi Talib. Kabilang din sa kanyang kainaman ay siya ay kabilang sa pamilya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan sila ay nilinis ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga pamilya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sila ay mananampalataya ay sila ay nilinis ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang din sa kanyang kainaman ay binalitaan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala na siya, nung siya ay nabubuhay pa, na siya ay tao sa paraiso. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Abu Bakr ay sa paraiso, si Umar ay sa paraiso, si Uthman ay sa paraiso, si Ali bin Abi Talib ay sa paraiso. So sila ay nabubuhay pa ay binalitaan na sila ni Allah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sila ay kabilang sa mga tao sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mismong nagbalita sa kanila ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay la yantiqu anil hawa, hindi siya nagsasalita ng kanyang sariling kagustuhan lamang, kundi ito ay wahi, ito ay revelasyon mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Si Ali bin Abi Talib ay pang-apat na khalifa. Siya ay pumalit noong namatay si Uthman bin Affan. Nagkaisa ang marami mga sahaba sa panahon na yun na ang kanilang, nung namatay si Uthman, ang kanilang pinili na maging khalifa, ang pinakamalapit na kanilang pinili ay si Ali bin Abi Talib. At dahil nga sa pagkamatay ng khalifa, pinuno ng mga Muslim na si Uthman bin Affan. At sa kaniyang pagiging pinuno na naging khalifa siya, ay nagkaroon ng fitna na kung saan ang mga pamilya at ganoon din ang ibang mga sahaba katulad ni Aisha, saka ni Zubair, at saka si Talha, kabilang sa mga sahaba, ay nalaman nila na namatay si Uthman bin Affan. At dahil dito ay sila ay nagkaisa na pupunta sila sa tinatawag na Kufa o Basra, I mean sa Basra, para malaman nila kung sino ang pumatay at para sila ay tinatawag na makapaghiganti o kaya ay makuha nila yung tinatawag na karapatan nila sa pagkamatay ni Uthman bin Affan. Ibig sabihin ay mahatulan ang mga tao na pumatay kay Uthman bin Affan. So ito ang gusto ng mga sahaba. Ito ang gusto ng mga sahaba kaya sila ay pumunta ng Basra o sa Kufa. At dahil dito ay pagdating nila sa lugar na ito, ito sa Iraq, ito sa lugar na Iraq, at pagdating nila doon ay ibig sabihin hindi sila pinahintulutan na papasukin agad doon dahil tinanong kung ano ang kanilang gusto, kung anong bakit sila nandoon, ay sinabi ng mga sahaba na gusto namin na ibig sabihin yung mga pumatay
kay Uthman bin Affan ay mahatulan sila ng kamatayan dahil bakit nila pinatay ang pinuno ng mga Muslim sa khalifa, ang pinakamalapit na tao kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wala siyang kalaban-laban. At dahil dito, lahat din ng kanilang mga ipinagbibintang sa kanya ay puro ito mga kasinungalingan. So dahil dito, ang ibang mga taga doon ay sila ay naghintay. Sinabi nila na maghintay kayo hanggang dumating si Ali bin Abi Talib. Ang iba doon, nakakabilang sa mga Khawarij na pumatay kay Uthman bin Affan, ay lumabas at nakipaglaban sa kanila. At dito nangyari yung labanan sa tinatawag na pagkatapos dito ay dumating si Ali bin Abi Talib mula sa Madina. So dito makikita natin ang mga sahaba, hindi sila lumabas para makipaglaban kay Ali bin Abi Talib. Hindi sila lumabas para patalsikin si Ali o kaya labanan si Ali bin Abi Talib na pinuno ng mga Muslim sa panahon na ito, kundi sila ay pumunta sa lugar na kung saan nandito yung sa Kufa, na nandito yung tinatawag na mga tao na pumatay kay Uthman bin Affan. So dito gusto lang nila na hatulan ang mga tao na pumatay kay Uthman bin Affan radiyallahu anhu. Ngunit nalaman ni Ali ang nangyaring labanan dito na kung saan may mga namatay na mga ibang mga tao doon. At dahil dito, lumabas si Ali bin Abi Talib, kasama niya ang napakaraming mga sundalo ng mga Muslim sa Madina, at nagkaroon ng kunting usapan kung ano yung dahilan hanggang sa tinatawag na nagkaroon ng labanan, at nanalo siyempre si Ali bin Abi Talib, ngunit nagkaisa sila sa pakikipagkasundo na ang hangarin ng mga sahaba ay hindi upang labanan si Ali o kaya ay patalsikin si Ali, kundi ang hangarin ng kanilang paglabas ay hinihingi nila na hatulan ang mga tao na gumawa o kaya pumatay kay Uthman bin Affan. At nangyari itong fitna na ito sa ijtihad din ni Ali bin Abi Talib na makipaglaban din sa kanila dahil sa kanyang narinig na balita na sila ay lumabas para dun sa tinatawag na lugar na kung saan ay ito ay mayroong nilagay na pinuno doon si Ali bin Abi Talib. So nangyari ang labanan hanggang sa ito ay natapos. Nagkaroon na pinigilan ito ng ibang mga malaking mga pinuno, mga sahabat, ibang ano, upang matigil itong labanan na ito. Pagkatapos si Muawiyah ay siya ay pinuno ng Syam sa panahon pa ni Umar bin Khattab. Siya ay pinuno sa panahon ni Uthman, siya ay pinuno doon hanggang sa tinatawag na sa panahon ni Ali ay hindi siya nagmubaya agad kay Ali bin Abi Talib dahil gusto niya na hingiin kay Ali bin Abi Talib na hatulan ang mga tao na pumatay kay Uthman bin Affan. Dahil si Muawiyah ay napakalapit na tao, na kamag-anak at napakalapit na tao kay Uthman bin Affan. So hinihingi niya na hatulan ni Ali bin Abi Talib ang mga gumawa nito kay Uthman bin Affan. At ang gusto naman ni Uthman ni Ali ay magmubaya sila. Ibig sabihin, sila ay sumunod muna at sumuporta sa pagiging khilafa o pagiging khalifa ni Ali bin Abi Talib. Ngunit nagpatuloy sila na hingiin nila ang bagay na ito, ngunit nagkaroon ng kunting labanan, at pagkatapos nung ito ay nagkaroon marami mga namatay na mga Muslim sa panahon na ito. At dahil dito, sila ay tinatawag na inayos ng ibang mga sahaba upang hindi marami pang madamay sa ganitong labanan, at tinanggap naman ni Ali bin Abi Talib at ganoon din si Muawiyah. At pagkaraan dito ay hindi natuwa itong mga Khawarij. Itong mga Khawarij ay hindi sila natuwa na magkaroon ng kasunduan, pag-aayos si Muawiyah at saka si Ali bin Abi Talib. So dahil dito ay sila ay nagalit kay Ali bin Abi Talib, nagsalita sila ng masamang salita, at mayroon silang pinatay na isang sahaba, at ganoon din pinatay nila ang kanyang tinatawag na alipin. At dahil dito ay inutos ni Ali bin Abi Talib na makipaglaban sa kanila dahil sa kanilang masamang mga salita at masamang gawain, at pagtalikod nila kay Ali bin Abi Talib, ganun rin sa kanilang pagpatay sa isa sa mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pagkaraan ng mga ilang
ilang panahon na kung saan tumigil yung labanan sa pagitan ni Muawiyah at saka si Ali bin Abi Talib pagkatapos ng pakikipaglaban ni Ali dito sa mga Khawarij na ito na sila hindi natuwa sa pagkakaroon ng usapan dahil gusto nila ay tinatawag na makipaglaban at lahat-lahat ay ayaw nila na tinatawag na ano. Sinabi sa kanila ni Ali bin Abi Talib na gusto nila na yung tinatawag na salita nila na gusto nila na ang hatol ay hatol kay Allah, ang gusto nila sa salitang yan ay kasinungalingan. Hindi nila kagustuhan ang batas ni Allah bagkus yan ay kasinungalingan lamang yung kanilang binibitawan ng mga salita. So dahil dito ay mayroong mga Khawarij na nagkasundo na tatlo sila. At isa sa kanila si Abdurrahman bin Muljim na siya ang pumatay kay Ali bin Abi Talib. At nagkasundo sila na papatay nila si Amr na siya ay nasa Misr at si Muawiyah sa lugar na Sham at si Ali bin Abi Talib sa Kufa. Habang sila ay nagsasala ng Fajr sa iisang panahon, nagkasundo itong tatlong Khawarij na ito, napapatay nila itong si Amr at saka si Muawiyah at saka si Ali dahil alam nila itong mga Khawarij na ito na walang mangyayaring kaguluhan kapag sila ay nagkasundo dahil iisa lamang ang hangarin nila na kung saan itong si Muawiyah ay susuportahan naman ni si Ali pero ang gusto lang nila ay yung tinatawag na hatulan ang mga tao na gumawa ng pagpatay kay Uthman. Si Ali bin Abi Talib ay gusto niya ring gawin ito ngunit ang gusto niya muna ay para magkaisa ang mga Muslim ay sila ay sumuporta sa pagiging khalifa ni Ali bin Abi Talib. So dahil dito ay walang nangyaring labanan bagkus natigil nung pagkatapos ng kanilang paglaban ay natigil ito dahil sa mga sahaba ay sila ang naging tagapamagitan dito. So dito ay ang tatlong Khawarij na ito pumunta sa Egypt yung isa sa Misr para patayin niya yung pinuno o kilala doon na sahaba na si Amr at ganoon din si Muawiyah. Si Muawiyah sa lugar na Sham at si Ali bin Abi Talib sa Kufa. So si Ali bin Abi Talib ay nanatili sa Kufa sa mga panahon na ito. At dahil dito ay si Ali bin Abi Talib ay pinatay siya ni Abdurrahman bin al-Muljim. At itong si Muawiyah naman ay nasugatan pero hindi siya namatay. At si Amr naman ay nagkasakit siya sa gabing yun kaya hindi siya nakapagsala sa Fajr. Kaya merong nagsala na isa sa mga kasamahan niya na yun ang napatay ng mga Khawarij. So dito makikita natin yung tinatawag na gaano kadelikado ang mga Khawarij. Nagsimula sila sa panahon ni Uthman bin Affan at pagkatapos hanggang sa panahon ni Ali bin Abi Talib at nagawa pa nilang patayin si Ali bin Abi Talib na siya ang kabilang sa pinakamalapit na tao kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang hadith na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sino man ang magmahal kay Ali ay mananampalataya, mu'min. At sino man ang magkaroon ng galit, yung pagkamuhi kay Ali ay munafik. Subhanallah. At dito ay pagkaraan ng kamatayan ni Ali ay pumalit ang kanyang anak ng ilang buwan, 6 na buwan, na pagkatapos ito at ito ay kabilang sa mga sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang prophecy na kanyang sinabi na ang pamumuno ng taon ng khilafa ay 30 taon mula sa panahon ni Abu Bakr as-Siddiq hanggang sa panahon ni Ali bin Abi Talib at mga ilang buwan sa panahon ni Hasan at dito ay nagkaroon lamang ng kakaunting tinatawag na 30 years yung bibilangin natin kabilang ito sa prophecy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagkatotoo mula sa khilafa ni Abu Bakr Siddiq hanggang kay Ali ay 30 taon na kung bibilangin natin ay ito ay 30 taon kabilang ito sa mga himala na prophecy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dito sa kwento ni Ali bin Abi Talib ay siya rin ay nabanggit na siya rin ay magiging shahid at kabilang ito sa mga kagustuhan ni Allah na mangyari sa khalifa, na pangapat na khalifa ng mga Muslim at kabilang ito sa dapat nating ipaalala palagi sa ating sarili sa mga gawain ng mga Khawarij.
na kung saan maging sa panahon natin ngayon ay marami pong mga nagsilabasan na sila ay nagngangalan ng mga Muslim. Ngunit sinisira nila ang mga Muslim. Ang kanilang pinaparusahan o pinapahirapan o pinapatay ay ang kanilang mga kapatid na mga Muslim. Kaya inutos ni Allah subhanahu wa ta'ala na sila ay dapat na labanan, dapat na makipaglaban sa kanila dahil sa kanilang mga kasamaan, itong mga Khawarij na ito. Kaya mag-ingat po tayo sa ganitong mga paniniwala. Sila ay nagbintang ng mga masasamang gawain na hindi naman ginawa ni Uthman bin Affan. Ganun din na si Ali dahil sa nagkaroon ng pagkakaisa ng tinatawag na usapan, ang dalawang panig na si Muawiyah at saka si Ali ay hindi sila natuwa dito at kaya sinabi nila na si Ali ay tinatawag na murtad. Sinabi nila na siya ay lumabas sa relihiyong Islam, nagsalita sila ng iba pang mga masamang salita. So dito, ito yung kadelikaduhan ng paniniwala o sekta ng mga Khawarij, kaya dapat na mag-ingat tayo. Hanggang sa muli, ang pinakamahalaga dito ay nalaman natin na si Ali bin Abi Talib ay kabilang sa mga malalapit na tao kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ay binalitaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay tao sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang siya sa mga tao na kung saan malaki ang kanyang naiambag sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinakauna sa mga kabataan na nagmuslim at ang kanyang tinatawag na buhay ay halos iginugol niya sa relihiyong Islam. So dito po ay makikita natin na ang tao na kung saan siya ay lumaki sa pagdisiplina ng Islam ay makikita sa kanya yung kanyang pag-ugali, yung kanyang tinatawag na pananalita na ito ay pawang mga kadugulugot kay Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng katangian ni Ali bin Abi Talib dahil siya ay lumaki sa pamamahay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggang sa muli, ako po ay nagpapasalamat sa inyo at inshallah abangan niyo po ang iba pang kwento ng ating mga sahaba at ako po ay humihingi ng paumanhin sa inyo kung mayroon pong mga naiiwan natin na ibang mga kwento dahil sa napakahaba po ng mga kwento ng ating mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At dahil dito ay napipili lang natin yung mga kaya natin ipaliwanag at ito'y pinapaiksi natin. At nawa ay nakapulo tayo ng aral sa bawat mga aral na ating sinusubaybayan. At dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na maisabuhay natin ang mga aral na napupulot natin dito. At nawa gatipalan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ako pumuli ay nagpapaalam sa inyo at pumabati. Nang assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.